2003, ma'am, meron kaming plinano pero hindi ako nakasama. Ito si June Poraspala, ma'am. June Poraspala. Oh, yun. Media, ma'am. Pinapatay ni Mayor Duterte, ma'am, si June Poraspala. Anong taon po ito? 2003, ma'am. 2003. Si Mayor Duterte mismo ang nagpapatay? Opo, ma'am. Opo, bakit? Ma'am. Kasi bakit po? Parang binabakbakan siya sa radyo araw-araw, ma'am. Araw-araw. Kasali ako doon sa operation pero hindi ako umabot ng operation. Doon sa plano na lang ako, ma'am. Doon kami naghihintay. Anong ibig sabihin nyo? Nung sinabi nyo ang nagpapatay, ang nag-utos si Mayor Duterte, paano po nyo alam na siya mismo ang nag-utos na ipapatay si June Pala? Nalalaman ko, ma'am, kay kasi yung nag-uusap siya, ang pinaka right hand ni Duterte, ma'am, si Arthur Las Cañas. So naman, ako naman ang katiwala ni Arthur Las Cañas, ma'am. Palagi inaakbayan si Arthur Las Cañas. Palagi yung sinasabi nga kung wala kator, hindi peaceful ang Davao City. Yun. Sinasabi niya yan kay Las Cañas? Oo, sinasabi niya. Naririnig mo rin yan? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Kay June Pala, sigurado po kayo na ang nag-utos noon, ang nagpapatay ay si Mayor Duterte. Oo, ang pumatay naman, ma'am, si SPO2 June Ayaw, si SPO3 June Larisma, sila ang may kasama silang returnees. So, paano po pinatay si June Pala? Inambos, ma'am. Saan inambush? Sa papunta ng bahay sa, niya, ma'am. Sa? Oh, Inabangan, subdivision. Hindi ko alam kung anong kuan dyan. Inabangan? Oh, basta Inabangan, pinapatay niya. Tapos kami, naghihintay lang kami sa tawag kung namatay na si Pala doon. Saan kayo naghintay? Sa Ikulan, ma'am, Karinderia. Kainan, ma'am, kainan. Doon palagi kumakain si Mayor Duterte, ma'am. Doon namin nag-abang lang kami. Nag-abang kami, tumawag nga patay na. Patay na si June Poraspala po. Pinalabas din nga MPA. Paano pagpapasok ng MPA, mga ngambus ng sindro ka ng Davao? Ang daming pulis? Oo. Kasi kontrolado ang MPA doon sa Davao. Kasi kaibigan yun ni Mayor Duterte. Ang MPA, ma'am.